Ayun, yun. Actually, ito yung contact number namin. Yung mga dito. Si doktor na po ang tatawag sa inyo. Kahapon, nandun kami sa Montinlupa. May nagsabi sa amin, alam nyo, aaminin ko, tumawag ako dun sa i-consulta nyo. Kailang nakakonsulta na ako ng doktor, kailang hindi ako naniwala sa diagnosis niya. Kaya tumawag, nag-uwi ako ng tulong sa health i-consulta. So, parang kumbaga yung second opinion, ano? So, ganun po, yung isang programa ko namin, ito pong i-consulta. At salamat naman, marami naman mga doktor na talagang willing tumulong, ano? Importante sa amin yung support staff namin na pag may tawag, siya mag-aasikaso, ganun po. Yun yung isang key dito sa programa na to. Ngayon po, yung sa livelihood, alam niyo maraming pamilya, yung isang magulang nakapirmilan sa bahay. Ano? So, asitasyon niya yung bahay, yung sa pagkain ng mga bata, gano'n. Tapos pagkatapos may oras naman sila. Ano? So, yun ang iniisip namin. Yung kumbaga yung backyard industry. Kung ano po pwedeng gawin ng ito mga magulang na may oras sa bahay. So, mga halimbawa lang na nagawa namin. Meron yung printing. Alam niyo yung printing company, maraming piniprint doon. Yung mga, umpisa, kunyari, yung mga box ng Jollibee. Yan, printing yan. Tapos yung mga supot, gano'n. Ang lakas mo yan kasi araw-araw may bibiling ka na, may print. Ano? Ang handle pala ng shopping bag, hindi mo pwedeng gawin na demakina. Talagang demano yan. Demano talaga yan. So naisip namin, may mga, nakita kami mga printer. O sige, kailangan niya yan. Sige, magsak natin sa ano na to, sa barangay na to. May coordinator naman dyan. Tapos syempre, aminin natin, with the assistance of the local government, yung barangay, makatulong, ano? So, kanyari yun, isang programa na yun, pabagsak mo doon. Kanyari, 50,000 bucks. Isang bahay, 500, yung ganun. And then gagawin lang nila, pag natapos na, i-consolidate sa isang lugar. So, nasa bahay lang naman kayo, at least, you know, meron kayong nagawa konting livelihood. Ganun lang, parang mga halimbawa lang yan. May barangay kami pinuntahan dun sa Mahayhay, Laguna. Maayos naman, meron tong community center. Yung mga misis, walang ginagawa. Survey kami, ano kaya maganda? Aba, lumabas yung pananahi. So, nag-donate kami ng mga sewing machine. Pumunta kami doon, in-install namin. Bago noon, training muna. Training kami ng mga pananahi doon. And then, para makaumpisa sila, yung mga materialis, para makaumpisa. Alam mo nyo, ngayon, tuloy-tuloy yung ano nila, yung ginawa nilang negosyo. Yung parang t-shirt na may design, tapos ibebenta nila. Eventually, gumawa na rin sila ng co-op para nagtutulungan sila. Gumawa sila ng sistema. So yung nagawa mo doon sa Mahayhay, dinoduplicate na ngayon sa ibang barangay kasi natuto na sila eh. Parang yung paano gawin. So ganun. So, dinoduplicate na yan sa mga ibang barangay. So ganun yung mga halimbawa na tulong yung handle ng supot. Kailangan rin naman gawin doon. Hindi ko man ipagawa. So ganun po. Ganun yung mga right. So talaga yung advocacy namin, yung backyard industry.
So sana may mga programa na mas malawak, mas sustainable na ma-implement natin sa lahat sana, kung or at least a certain area, kung hindi sa lahat. So ganun po yung mga halimbawa ng mga programa namin. At sabi ko nga, nabuhay lang to sa pag, yung gusto namin na sa pagtutulong lang. Ganun lang po nag-start. And marami naman kaming kaibigan na gusto sumali. Actually, kung tutusin, tulad po ng lahat kayo dito sa kwarto na to, tumulong po sa amin. Marami na rin kaming ibang mga kaibigan na lumapit sa amin, kasama kami sa inyo, tutulong kami. So, yan po ang Help Pilipinas. Masasabi ko, at siyempre sa tulong, sana itong plano namin umapansin na maganda, at kung sakali man, lalo mong masasabi na help is on the way. Yes. So, mamaya mag-uusap tayo grupo-grupo. I'm looking forward na makilala ko kayo lalo man, no?